Tanda na at hindi na nga dinaratnan si Sara. Lihim na natawa si Sara at nagwika sa sarili. Ngayong ako'y matanda na pati ang aking asawa, masisiyahan pa kayo ako sa pakikipagtalik? Bakit natawa si Sara at nagsabing kung kailan pa siya tumanda sa kasya magkakaanak? Tanong ni Yahweh kay Abraham. Mayroon bang hindi kayang gawin si Yahweh? Tulad ng sinabi ko, babalik ako sa 10 taon at pagbalik ko'y may anak na siya. Mga magulang at kapatid, ito po ang mga salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Palapakan natin ang Panginoon at maaaring na tayong magsipo mga kapatid. You may be seated in the presence of God. Bago ako mag-start ng ating pag-aaralan ngayong gabi, mga kapatid, gusto ko lang mag-announce. This coming Friday, wala tayong gawain. So next week, wala tayong gawain dahil po sa Holy Week. So ang ating gawain ay mag-resume siya sa April 9. At yan ay Friday din, Friday. Pero hindi gabi ang gawain natin sa Friday, sa April 9, dahil yan ay a day season assembly natin. So, maggagawain tayo in the morning. So, umaga, or umaga formation ng workers, then hapon, ito yung ating gawain. No? From 1 to 3 o'clock in the afternoon. So, again, wala tayong gawain this coming Friday, kundi ang ating gawain ay next Friday, pero hindi sa gabi, no? Kundi hapon, dahil yun ay day season assembly. At yun naman ay holiday, kundi ako nagkakamali, araw ng kagitingan, or kundi ako nagkakamali ha. So, lahat tayo mag-attend sa ating gawain mga kapatid. Okay, so ngayon gabi mga kapatid, ang ating pong pag-aaralan o ang ating subject o topic ngayong gabi ay pamamagatan kong dealing with disappointment. Dealing with disappointment. So, have you ever been disappointed? Kayo ba ay nakaranas ng mag-disappoint? So, kahit sino, kahit anong edad mo, kahit may pera ka o wala, lahat tayo nakakaranas ng disappointment. So, una, i-define muna natin. Anong ibig sabihin ng disappointment? According to Webster's Dictionary, disappointment is the failure to meet an expectation, hope, desires, or standards of, or to let down. So, ang disappointment daw ay kabiguan na mangyari yung inaasahan mo. Mangyari yung nais mo. Kabiguan na mangyari yung pinapangarap mo. Yan ang word na disappointment. No? Failure to meet an expectation. Failure to meet a dream or a hope. No? Or desire. Or to let down. So, in other words, pag sinabing disappointment, hindi nangyari yung inaasahan mo. Okay. Halimbawa, may nangako sa iyo, pero yung pangako na yon ay hindi napunta sa iyo, kundi napunta sa iba. Yun ay disappointed ka. Disappointment. Amen? May kaibigan ka, pero sumira ng pangako sa iyo, disappointed ka. Yung ikaw ay nagtrabaho, pero iba yung nag-claim ng credit, at iba yung na-promote, iba yung pinasalamatan, disappointed ka. Yan ang disappointment. Yung nagsasama kayo, pero hindi na kayo masaya sa isa't isa. Disappointment yun. Disappointed ka. No? Nagsasama kayo, pero hindi na kayo masaya. Yung pumila ka, pero napunta sa iba yung pinilahan mo. Disappointment yun. Amen? Yung may nagsabing mahal ka niya, pero iba yung minahal, disappointment yun, mga kapatid. Amen? Yung may karamdaman ka, pero wala pa yung sinasabi yung doktor kung ano yung gamot mo. Disappointed ka. Matagal mo nang iniinday yung sakit mo, pero walang pagbabago.
Yan po ang mga example ng disappointments. Everyone has been disappointed at one way or another. Halos lahat tayo nakakaranas ng disappointment. Ang iba nga dito, pumunta ngayon gabi. No? Nag-worship kayo dito, but you are struggling with disappointments. Amen? Amen. Ang disappointments ay nanggagaling sa iba't ibang source yan. Ang mga binanggit ko malalaki yun. No? We get disappointed by people, minsan nakaka-disappoint sa atin, mga taong malapit sa atin, asawa, no, kasama sa trabaho, kasama sa ministry, kasama sa kaibigan natin, best friend natin, no? We get disappointed by people. Ako naniniwala ako na agree kayo. The people you love the most are the people you they hurt you the most. Amen? So we get disappointed by people. We get disappointed when our plans do not materialize. Kapag yung plano mo hindi nangyari sa negosyo mo, sa career mo, sa pamilya mo, we get disappointed. We get disappointed with the twist of life. Halimbawa, mayroong namatay sa pamilya mo, o nawalan ka ng trabaho, o kaya yung pangarap mo, unti-unti mo nakikita, naglalaho, nasusunog. So yan po ay mga source ng disappointments. But disappointments takes many forms. Maraming form ang disappointment, mga kapatid. Minsan, may mga maliliit din na nakaka-disappoint sa atin. Halimbawa, kakain ka, hindi mo nagustuhan yung ulam. Disappointed ka. Halimbawa, maliliit lang na bagay, nadi-disappoint ka. Nagtimbang ka, pero nadagdagan ka ng 2 kilo. Disappointed ka. Amen? Mag-mimit kayo ng nakilala mo sa social media at nung makita mo siya, iba yung ini-expect mo na makita, disappointed ka. Nag-order ka sa Shopee o Lazada, no? Pero ang dumating, iba doon sa ini-expect mo, disappointed ka. Amen. Mga kapatid, we can be disappointed kahit sa maliliit na bagay. Now, hindi natin yan kayo iwasan. Hindi porket spiritual ka, ay hindi ka na madi-disappoint. Si Joseph, malapit sa Diyos, pero na-disappoint siya. Diba, one day, nasa kulungan siya, nagsabi siya na interpretation doon sa cupbearer na makakalaya siya at sinabi niya, kapag lumabas ka, please, remember me. Sabihin mo sa pero na nagkulong ako dito na walang kasalanan. Nangako sa kanya yung cupbearer, pero paglabas nun, nakalimutan siya. Si Abraham na-disappoint siya. Si Joshua na-disappoint siya. At sa ating binasa, si Sarah, disappointed siya, mga kapatid. Ang tanong lang dyan, paano mo kaharapin ang disappointments? Disappointment can make you or break you, depending on how you cope with it. Pipili kang sirain ang disappointment mo, it has the potential to destroy your faith, pero sa kabilang banda, pwede rin na ang disappointment mo ay best appointment ng Diyos sa'yo. Amen. 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 So, mga kapatid, i-address ng tama ang disappointment. You know what? Our history has abundant illustrations of people who have struggled with disappointments and yet came out on top. Kahit sila ay na-disappoint, kahit sila ay nabigo, no? Sila pa rin ay pumunta sa babaw. Nagtagumpay pa rin sila. So sa ating binasa, ngayong gabi mga kapatid, dinalaw si Abraham at Sarah ng Panginoon in a form of an angel. May 3 anghel na dumating at isa doon sa angel na yun ay si Yahweh, according sa binasa natin. At nung time na ito, nung dinalaw si Abraham at Sarah, mga kapatid, sinabi ng isang anghel na magkakaanak si Sarah sa susunod na taon. Nung marinig ni Sarah ito, natawa siya. She laughed. Pero gusto kong sabihin sa inyo mga kapatid, Sarah's laugh here is not one of joy.
It is an expression of her pain. Ang tawa dito ni Sarah, nung tumawa siya na marinig niya na magkakaanak siya, hindi yung tawa ng kagalakan. Yun ay tawa ng cover up lang ng kanyang pain, ng kanyang sakit na nararamdaman. Bakit mga kapatid? Ang tawa dito ni Sarah ay pagpapahayag ng sakit na nararamdaman ng kalooban niya. Dahil matagal na niyang naririnig yung sinasabi na magkakaanak siya. 25 years na ang dumaan. Remember sa Genesis 12, ang binasa natin Genesis 18 na ito. Genesis 12, 75 years old pa lang si Abraham nung umalis sila sa Ur, nangako ng Diyos na magkakaanak si Sarah. At lumipas ang 25 years, wala pa rin siyang anak. Kaya nung marinig niya, yung sabi magkakaanak siya, natawa siya. Hindi yung tawa ng kagalakan. Yun ay tawa na nagtatago ng kanyang totoong pain, ng kanyang nararamdaman. This time, sa Genesis 18 na binasa natin, 99 years old na si Abraham dito. 24 years nang lumipas. Pero wala pa rin anak si Sarah dahil barren siya, baog siya. Mga kapatid, matagal niyang hinintay ang anak pero hindi siya magkaanak. Remember sa Genesis 16, di ba? Mababasa nga natin doon, nung lumipas ng 10 taon, sabi ni Sarah kay Abraham, pakinggan niyo sabi niya, Genesis 16:2, sinabi niya, Abraham, dahil pinagkaitan ako ni Yahweh ng anak, ang alipin kong sipingan mo, baka sakaling magkaanak siya para sa akin. Genesis 16 to ha, mga kapatid, 10 years nang lumipas mula nang siya umalis sa Ur, no? Ang sabi niya, total pinagkaitan naman ako ng Diyos ng anak, sipingan mo na lang yung aking alipin. Tingnan niyo yung itong salitang ito ay salita ng disappointment. Ito yung pangungusap ng isang taong disappointed, mga kapatid. Kaya ang tawa ni Sarah dito is that one of joy. It is an expression of pain. Mga kapatid, naniniwala ako na hindi lahat ng tumatawa ay masaya. Yes. May mga taong tumatawa, pero ang tawa nila minsan pangungutya. Minsan ang tawa nila ay insulto lang sa nagsasalita. Minsan ang tawa nila ay cover up lang ng totoo nilang nararamdaman. So, hindi lahat ng tawa ay nangangahulugan na nagagalak ang tao. Amen? Mga kapatid, tingnan nyo anong sinabi ni Sarah sa verse 12, nung tumawa siya at marinig niya yung sinabi ng angel, para patunayan ko sa inyo na hindi ito tawa ng kagalakan. Sabi niya, after I am worn out and my Lord is old, sino yung Lord na tutupin niya? Si Abraham? Will I now have this pleasure? Ngayong ako'y matanda na, pati ang aking asawa, masisiyahan pa kaya ako? Kaya anong sagot ng anghel? Bakit siya tumawa? Meron bang mahirap sa Diyos? You see? So ang tawa niya, kasi doon pa lang si sinabi ng anghel, bakit siya tumawa? Meron bang mahirap sa Diyos? Kasi kung tawa yun ang kagalakan, kung tawa yun ang affirmation, kung tawa yun ang joy, hindi siya i-rebuke ng anghel. Amen? Yun ay tawa ng disappointment. Kaya may mga tawa na ang tawang yun ay disagreement, may mga tawa na cover up lang ng pain nila. Amen? So mga kapatid, now, I think ang pain ng disappointment dito ni Sarah was so deep, malalim masyado, na hindi na nga niya ini-entertain sa isip niya na siya magkakaanak, mga kapatid. So I share Sarah's story because I believe your story is not very different. Ang binabahagi ko ngayong gabi ang story ni Sarah kasi naniniwala ko na ang story mo at story ko ay hindi malayo sa story ni Sarah. Marami sa atin nakakaranas ng disappointment. So tonight, how do I deal with disappointment? Paano natin i-handle, paano natin haharapin ang disappointment? Paano natin i-address ang disappointment natin? Number one, pag-share ako, kung lulubi ng Diyos, pag-share ako sa inyo ng pito na
pag-address ng disappointment. Number one, ang una, mga kapatid, paano mo i-deal ang disappointment? Number one, realize you're not the only one. Realize you're not the only one. Disappointed ka? Hindi ka nag-iisa. Amen? Yan ang unang isipin natin. Kapag mayroon tayong kabiguan, huwag mong isipin ang mundo'y umiikot lang sa'yo. Huwag mong isipin kawawa ka. Pag mayroon kang problema, hindi nawawala palagi na may mas malaking problema kaysa sa'yo. You're not alone. Hindi ka nag-iisa. Kapag disappointed ka, hindi ka nag-iisa. Welcome to the club. Amen? Lahat tayo, makinig kayo. Sa isang research, sa isang pag-aaral, pinapakita that using Facebook actually depresses people. Kinig kayo ha? Ang paggamit daw ng Facebook sa isang research, isang pag-aaral, ay nakaka-depress ng tao. Bakit? There is a momentary left when we first scan through our Facebook friends. Pag nag-i-scan ka sa Facebook at nakikita mo yung post ng mga kaibigan mo, mayroong momentary left. Panandalian lang na parang nasasiyahan ka, nagmamasid ka no, sa post ng friend mo. But later, you feel more disappointed because your life doesn't seem as fun as their lives. Sa unang pagtingin mo sa Facebook, sa unang pagtingin natin sa Facebook, natutuwa tayo, pero momentary lang yon, panandalian lang. Pero habang nag-i-scan ka sa mga post ng mga FB friends mo, no, tumatagal, nadi-disappoint ka. Kasi pakiramdam mo, ang buhay nila parang mas nag-i-enjoy kaysa sa'yo. No? Pero ganun din sa kanila. Pag tumingin sila sa mga post mo, habang tinitingnan nilang post mo, pakiramdam nila, mas masaya yung buhay mo kaysa sa kanila. No? Bakit? Why is that? Kasi, isang side lang naman yung pinupost mo eh. Yung pinupost mo lang, yung masaya ka. Yung picture mo na namamasyal ka sa park. Tingnan nyo sa abroad. Yung mga OFW. Pag nagpost yan, saan sila? Namamasyal. Pero pinupost ba nila? Nakikita nyo ba yung nagkukudkud sila ng inodoro? Naglilinis sila? Ating gabi na sila magluto? Halos hindi makaligo, di makakain? Sobrang dami ng trabaho? Hindi na pinupost yun. Amen? Amen? Kaya ang tingin natin, pag nag-Facebook tayo, habang tumatagal, buti pa sila masaya. Buti pa sila may mga gamit na ganito. Buti pa sila. No, hindi, kasinsaya ng buhay ko. Kaya sabi ng pag-aaral, ang Facebook ay nakaka-depress. Ang totoo lang ako, matagal akong din nag-Facebook. Kaya, bakit? Alam nyo, naniniwala ko, hindi naman lahat ng nagla-like, totoo yung like na yun eh. Naniniwala kayo? Agree kayo sa akin? Hindi lahat ng nagla-like, nagko-comment na maganda, ay totoo yun. Ang iba doon ay compliment lang. Ang iba doon ay parang pakisama lang sa'yo. Amen? Kaya, sa isang pag-aaral, ito ang research, no? Na ang Facebook actually depressed people. Depresses people. Mga kapatid, why? They have their struggles just like you have yours. Meron din silang mga struggle. That's why they don't stop everything and focus on you because they're busy with their own problems. May mga problema din ang mga yan. No? Of course, there are times na kailangan mo ng problem ng mga tao sa paligid mo. But keep your expectations realistic. Keep your expectations realistic. Kailan tayo nadi-disappoint? Kapag ang ating expectation hindi nare-realize. Amen? Mga kapatid, hindi lahat ng oras nandyan sila dahil may mga sariling problema mga yan. Hindi lahat ng life ay totoo. Kung may problema ka, palaging may problema ang iba na mas malaki pa sa'yo. Amen. So, realize that you're not the only one.
Realize that you're not alone. Hindi ka nag-iisa sa disappointment. Makaka-cope ka sa disappointment mo pag iniisip mo na hindi ka nag-iisa. Maraming taong nabibigo. Amen. Maraming taong nadi-disappoint. Amen. Number two, realize that God is using your journey to mold you and shape you for eternity. Realize that God is using your journey to mold you and to shape you for eternity. Ginagamit ng Diyos ang paglalakbay mo, ang journey mo, no? Minsan matitisod ka, pero ginagamit ng Diyos yan para i-mold ka, hubugin ka. Kasi sa totoo lang, mas importante sa Diyos hindi yung destination mo eh. Mas importante sa Diyos yung character mo kaysa sa pangarap mo. Ang pangarap mo, kayang-kayang ibigay ng Diyos yun. Pero mas interesado ang Diyos sa character mo kaysa dun sa pangarap mo. Amen? Mga kapatid, makinig kayo. Alam niyo sa ating paglalakbay, para sa Diyos, hindi importante yung destiny mo. Ang importante sa Diyos, naging ano ka habang papunta ka sa destiny mo. Naging ano ka? Nagbago ka ba? Habang naglalakbay ka, papunta sa journey, papunta sa destiny mo. So, fiery trials refine our faith. Ang mga pagsubok, mga kapatid, ay tumutulong para tayo ay salain, para tayo ay refine, para tayo i-mold, para tayo i-shape. Kasi hindi ka lang para dito. Para ka sa eternity. Amen? What do you think is important and what God think is important is not always the same. Ang iniisip mong mahalaga at ang iniisip ng Diyos na mahalaga, hindi yan palaging magkapareho. Amen? Halimbawa, ang isang mabuting tatay, a good father, give his children what is best for them. Do you agree? Ang isang mabuting tatay, ibibigay niya sa kanyang mga anak kung anong pinakamaganda para sa kanyang mga anak. Amen. Halimbawa, mari ang gusto ng anak, kakainin niya ngayong gabi hamburger lang, french fries. Pero mas alam ng tatay na dapat kainin niya mas masustansya para sa kanyang ikabubuti. Amen. Amen. Kaya kung nadidisappoint tayo, minsan, kasi hindi nangyayari yung gusto natin, pero mas alam ng Diyos ang makabubuti sa atin. Sometimes, inaalaw niya sa atin ang fiery trials. Sometimes, inaalaw ng Diyos sa atin yung mga disappointments na ito kasi gusto ng Diyos, i-mold ka. Gusto ng Diyos yung character mo na i-mold niya. Amen? Isaiah 55 verse 8 and 9. For my thoughts are not your thoughts, neither are your ways my ways, declares the Lord. As the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways, and my thoughts than your thoughts. Kung gaano kataas ang langit sa lupa, mas mataas ang isipan ng Diyos kaysa sa iyo. May mga nangyayari sa buhay natin na minsan di natin maintindihan. Bakit ako nasaktan? Iniisip natin na si single out ka. Bakit ko nararanasan ganito? Pero di mo alam, inaalam ng Diyos yan para i-mold ka. So, paano mo i-deal ang disappointment? Una, ma-realize mo na hindi ka nag-iisa. Pangalawa, ma-realize mo, mga kapatid, na ang journey mo ay binumold ka ng Diyos para sa eternity. Kaya nga ang mga Israelite, kaya nilang lakbayin ng 40 days lang ang Kanaan galing sa Egypt, pero inabot sila ng 40 years. Kasi mayroong purpose si Lord. Gusto ng Diyos, meron silang matutunan. Amen? Mga kapatid, yan po. Number three, ang pangatlo, mga kapatid, na paraan ng pag-deal ng disappointment, express your disappointment appropriately. Express your disappointment appropriately. Pag sinabing appropriate, ipahayag mo ang kabiguan mo sa tama o naaangkop na paraan. Noong 1858,
si Abraham Lincoln, tinanong siya kung anong nararamdaman niya nung natalo siya sa Senate, sa Senado, kay Stephen Douglas. At ito ang sagot ni Abraham Lincoln. "I feel like the boy who stubbed his tooth. I am too big to cry and I'm too badly hurt to laugh. Sometimes, silence is golden." Sabi ni Abraham Lincoln, nung anong nararamdaman niya nung natalo siya sa Senado, sabi niya, "Para akong bata na natiso ng daliri ng pago. At di ko magawang umiyak dahil malaki na ako. At di ko rin magawang tumawa dahil nasaktan ako. Kaya ang pananahimik ay ginto." Anong ibig sabihin dito, mga kapatid? Pag tayo ay nadidisappoint, isa sa pinakamaganda mong gawin, manahimik ka. Dahil sa pananahimik mo, matatagpuan mo ang Diyos. Silence is golden. Silence is golden. Amen. Nalalo si Elijah, nung burnout siya, pinahabol niya siya ni Jezebel. Di ba sabi ng Diyos, "Pumunta ka sa kuweba, magpapakita ko sa iyo." Anong ginawa ng Diyos? Nagpalabas siya ng thunder, nagpalabas siya ng malakas sa hangin, nagkadurug-durug yung mga bato, nagpalabas siya ng apoy, pero sabi doon, wala doon ang Panginoon. And a gentle whisper, isang banayad na tinig at naroon ang Panginoon. Anong sinasabi ng Diyos dito? Minsan, pag may mga problema tayo, no? Minsan, napaka-sensitive natin, naririnig natin yung ingay, naririnig natin yung mga mali ng iba, no? Pero subukan mong manahimik. Subukan mong manahimik at naririnig mo kung anong sinasabi ng Diyos sa'yo. Silence is golden. Amen? Amen? Si David, he learned how to encourage himself in the Lord during the hard times. Mababasa natin sa 1 Samuel 30 verse 6. Nung sila David ay bumalik sa Ziklag, pagbalik nila sa Ziklag, natagpuan nila ang kanilang mga kagamitan ay kinuha ng mga Amalekites at binihag ang kanilang mga asawa at mga anak. Mga kapatid, alam nyo, maganda yung maging leader ka na okay ang lahat. No? Maganda yung maging leader ka na nagko-cooperate ang lahat kasi nagkukuha mo yung credit at more than you deserve, nagkukuha mo yung saya dahil nagko-cooperate ang lahat. Pero paano kung leader ka na ang mga nasasakupan mo walang cooperation? Mahirap yun, mga kapatid. At ito si David. No, sabi nga ng 1 Samuel 30 verse 6, gusto na siyang batuhin ng mga tao. Kasi leader siya. Diba? Nagka-problema sila pagbalik nila, wala ng kanilang mga asawa at mga anak. Gusto siyang batuhin. Blame siya ng mga tao. Basahin natin para maintindihan natin. Samuel, 1 Samuel 30 verse 6. Balisang-balisa si David sapagkat pinag-uusapan ng kanyang mga tauhan na pagbabatuhin siya dahil sa sama ng loob sa pagkawala ng kanilang mga asawa at anak. Ngunit dumulog si David kay Yahweh na kanyang Diyos upang palakasin ang kanyang loob. Sa English Bible, "But David encouraged himself in the Lord his God." David encouraged himself in the Lord his God. There will be times when you will have to find your encouragement in the Lord. Sa panahon na ikaw ay disappointed, ang pinaka-the best mong hanapin ay ang Diyos. Sa Kanya mo makukuha ang kalakasan. Amen. Kaya si David, saan siya kumuha ng lakas? Papatuhin na siya ng mga nasasakupan niya. Blame siya sa pagkawala ng kanilang mga anak at asawa. Sabi ng Bible, "But David encouraged himself in the Lord his God." Amen. David knew how to talk with God about his struggles. Alam ni David kung sino kakausapin niya pag may disappointment. Pag sa Diyos ka lumapit during your disappointments, you are expressing your disappointments appropriately.
Amen. Kapag sa Diyos ka lumapit sa iyong mga kabiguan, tama yung nilalapitan mo. Tama ang hinubukutan mo ng lakas. Amen? Yan pong pangatlo. Number four, how to deal with disappointment. Learn to adjust your perspective. Learn to adjust your perspective. Pag tayo ay disappointed, panahon yan para iayos mo yung pananaw mo. Pag sinabing perspective, the way you look at things. Pag sinabing perspective, paano mo tinitingnan ang isang sitwasyon? Paano mo tinitingnan ang isang circumstance? For example, ang pandemic na ito, anong perspective mo sa pandemic? Ako, nung dumating ang pandemic, mayroon akong natutunan. Alam niyo ang natutunan ko? Na hindi ako pwedeng magtiwala sa sarili ko. Ito, ewan ko kung agree kayo. Sa pandemic na ito, ito ang tinuturo ng Diyos sa atin. You can count on your job, you can count on your money, you can count on your position, you can count even your health. You can only count on God. Amen? Amen. Amen. Sa panahon na ito ng pandemya, tinan nyo, kahit yung mga stewardess, kahit mga piloto na wala ng trabaho. Amen? Amen. Amen. Hindi mo mapangahawakan ng trabaho. Amen. Kaya sa tingin ko, tingnan natin ang pandemic sa isang positibong bagay. Amen. Ito yung wake-up call sa lahat ng tao. Amen. Na panahon na para iunahin natin ang Diyos. Amen. Panahon na para tingnan natin na ang Diyos ang importante sa atin. Amen. Hindi yung pera natin, Amen. Hindi yung posisyon natin, hindi yung impluensya natin, kahit kaano pa gandang trabaho mo. Pag ang Diyos ang mag-decide, biglang mawawala ang lahat. Amen. Amen? So, adjust your perspective. Amen? Maliit na yung sweldo mo, pero punong-puno ka pa rin ng luho. I-adjust mo. Di ba may kasabihan? Pag maiksi ang kumot, bumaluktot. Amen? Amen? Mga kapatid, matuto tayong mag-adjust. Matuto tayong ayusin ang ating pananaw. Amen? Mga kapatid, kaya nga po, ako, every circumstances, tinitingnan ko positively. Amen? Hinahanap ko, saan ako nagkamali, at hinahanap ko rin anong lesson na tinuturo ng Diyos sa akin. Disappointment, sometimes, can turn our thinking negative if we are not careful. Kapag hindi tayo careful, itong mga disappointment, minsan nagiging nika tayo. Nagiging negatibo tayo. Amen? Amen? Ang maraming tao, pag nadi-disappoint na bibigo, palagi na lang bukang bibig nila mga negatibo. Adjust your perspective. Amen? Amen? We have to know how to manage our emotion. And think objectively, even when everything around us seems to be spinning out of control. Dapat alam natin i-manage yung ating emosyon, yung ating nararamdaman, at mag-isip tayo ng objectively na perspective. Alam nyo, ang tao kasi minsan subjective tayo eh. Hindi tayo objective. Pagdating sa mga nangyayari sa buhay natin, sa paligid natin, minsan subjective perspective tayo. Ano man ibig sabihin ng subjective perspective? Nag-babies ka sa iyong nararamdaman. Yan ang subjective perspective. Nag-babies ka sa opinion ng iba. Pero pag objective yung perspective mo, nag-babies ka sa katotohanan. Na kahit disappointed ako, kahit nabigo ako, alam ko God is still on the throne. Alam ko ang Diyos nasa trono pa rin, nagmamasid pa rin sa akin. Alam ko, God is still in control. That is the fact, mga kapatid. Dapat objective ang ating perspective, hindi subjective. Adjust, learn to adjust your perspective. Amen? Pag may problema tayo, nagse-self-pity tayo. Sarili lang natin tinitingnan natin. Hindi natin alam ang katotohanan,
mayroon pa mga taong mas malala pang problema kaysa sa'yo. Learn to adjust your perspective. Amen? No matter what it looks like, God is still on the throne. Meron ang kanta niyan eh. Hanggat ang Diyos ay nakaluklok sa throne. Amen? So, sabi ng Bible, the Lord ordered the steps of the righteous. Mga kapatid, God is still working out His plan for you or me. Amen? So, it is time na mag-count tayo ng blessings. I-broaden natin ang focus natin. Yes, may problema. Yes, maraming problema. Pero alam natin, tapat ang Diyos. Amen. Amen. So, yan po mga kapatid, ang isang paraan ng pag-deal ng ating disappointment. Now, number five. Ang number five, know that the Lord is with you. Paano mo i-deal yung disappointment? Dapat malaman mo na ang Diyos ay kasama mo. Hindi mo lang siya kasama sa panahon na masaya ka. Hindi mo lang siya kasama sa panahon na marami kang pera. Kahit sa panahon na may sakit ka, kahit sa panahon na nagsasuffer ka, kahit sa panahon na down ka, kasama mo pa rin ang Diyos. Know that the Lord is with you. Pakinggan niyo. Hebrews 13:5. Let your conduct be without covetousness. Be content with such things as you have, for He Himself has said, I will never leave you nor forsake you. Sabi ng Biblia, masiyahan ka. Masiyahan ka kung anong meron ka. Dahil sinasabi ng Diyos, hindi kita iiwanan, hindi kita pababayaan. Isaiah 43 verse 1 to 2, but now thus says the Lord, who created you, O Jacob, and He who formed you, O Israel, fear not, for I have redeemed you. I have called you by your name. You are mine. When you pass through the waters, I will be with you, and through the rivers, they shall not overflow you. When you walk through the fire, you shall not be burned, nor shall the flame scorch you. Dumaan ka man sa ilog, hindi ka malulunod. Dumaan ka man sa apoy, hindi ka masusunog. Amen. Hindi sinabi ng Diyos na hindi ka dadaan sa ilog. Hindi sinabi ng Diyos hindi ka dadaan sa apoy. Hindi sinabi ng Diyos pag naglingkod ka, wala kang problema. Hindi sinabi ng Diyos pag nag-attend ka sa El Shaddai, hindi ka na magkakaproblema. Dadaan ka. But know that the Lord is with you. Amen. Dumaan ka man, kasama mo ang Diyos. Amen? Amen. Kasama mong Diyos. Iwan ka man ng asawa mo, hindi ka iiwan ng Diyos. Amen. Iwan ka man ng magulang mo, hindi ka iiwan ng Diyos. Ipamigay ka man ng magulang mo, hindi ka ipamimigay ng Diyos. Dahil valuable ka sa Kanya. Amen? Alam nyo, isa sa mga gusto kong verse, yung Psalm 27 verse 10. Pakinggan nyo. Though my father and mother forsake me, the Lord will receive me. Though my father and mother forsake me, the Lord will receive me. Alam nyo, nakaka-relate ako dyan. Kasi ako, pinorsake ako ng tatay ko. Pero mga kapatid, nakakatuwa. Dahil i-forsake ka man ng magulang mo, hindi ka pinag-forsake ng Diyos. Tanggap ka niya. Amen? So mga kapatid, yan po, ang panglima na paraan para i-deal natin ang ating disappointment. Number six. Ang number six, consider how your actions affect others. Pag tayo ay may disappointment, pag tayo may kabiguan, i-consider natin how our actions affect others. So consider how your action affect others. Isaalang-alang mo ang epekto sa iba ng mga actions o gagawin mo. Amen? Ang action mo during disappointments, during failures, ay hindi lang yan para sa'yo.
kundi para din yan sa mga tao na sa paligid mo. Makinig kayo. Yung bold action ni David, yung kanyang bold action of faith against Goliath, nag-energize ito sa whole Israel, Israeli army. Lahat ng mga sundalo sa lugar na yon, na kung saan hinarap ni David si Goliath with boldness, with faith, no? Mga kapatid, nag-energize, nagtaas ng moral nito mga sundalong Israelita dahil sa action ni David. Anong sinasabi ko dito? Ang action mo sa panahon ng struggles mo, sa panahon ng mga problema mo, isipin mo, makaka-apekto yan sa iba. Makaka-apekto yan sa mga tao na sa paligid mo. Sa pamilya mo, sa mga katrabaho mo, diba? Sa mga kasamahan mo. So, tandaan natin, i-consider natin ng ating mga action na kaka-affect sa iba. Huwag mong sabihin, basta hindi ko kayo naapakan, wala kayong pakialam sa akin. Wala kayong pakialam kung anong gawin ko. Hindi pwede natin sabihin yun. Especially, kung naglilingkod ka sa Diyos. Sapagkat may mga taong tumitingin sa iyo. May mga taong nasa paligid mo. Mga mahal mo sa buhay. Amen. So, David's bold action of faith against Goliath energized the whole Israeli army. Yung faithfulness ni Pablo, nung siya'y kinulong, mga kapatid, nag-encourage sa iba to step out and to preach the gospel. You see? Dahil tapat si Pablo, kahit yung siya'y kinulong, nagpupuri sa Diyos. At dahil doon, na-encourage yung iba na mag-preach din ng Ebanghelyo. Amen? Nalala yung 10 spy na pinadala ni Moises? Yung 10, dahil sa kanilang bad report, negative report, anong nangyari? Nahawaan yung buong Israel community. Hindi nakapasok sa promised land kasi dahil sa action nila. So consider your actions will affect other people. Amen? Yan ang dapat natin isipin. So don't minimize the importance of what you are doing in the place that God has given you. Huwag mong mamaliitin, huwag mong i-minimize yung kahalagahan ng ginagawa mo sa lugar kung saan ka nilagay ng Diyos. Amen. Lahat tayo may pinaglagay ng Diyos sa atin. Ang iba, inilagay ka bilang preacher. Ang iba, nilagay ka bilang mga awit. Ang iba, nilagay ka bilang mananayaw. Ang iba, nilagay ka bilang mga ngaral o mamumuno ng gawain. Huwag mong i-minimize yung importance ng ginagawa mo sa lugar kung saan ka nilagay ng Diyos. Amen. And lastly, dito ako magtatapos mga kapatid, how to deal with disappointment. Stay faithful even when life is not going the way you wanted. Stay faithful even when life is not going the way you wanted. Manatili kang tapat. Manatili kang tapat kung saan ka daroon. Kahit yung mga nangyayari sa buhay mo, hindi umaayon sa gusto mo. Stay faithful. Amen? Si Sarah, na-discouraged siya. She made mistakes. Alam natin yan, nagkamali siya. But she kept on with the Lord anyway. Nagpatuloy pa rin siya. Sabi ng Hebrews 11:11, pakinggan niyo. By faith, Sarah herself also received strength to conceive seed, and she bore a child when she was past the age because she judged him faithful who had promised. Dahil sa pananampalataya, kahit si Sarah ay hindi maaaring magkaanak pa, nanalig siyang tutuparin ng Diyos ang kanyang pangako. Nanalig siya na tapat ang Diyos sa kanyang mga pangako. Stay faithful. Amen. Do not allow disappointments to get you down. Do not allow disappointments to destroy your faith. Do not allow disappointment to break you. No? Kasi may potential ang disappointment na sirain ka
Sirain ang pag-asa mo. Sirain yung pangarap mo. Huwag mong papayagan. Keep looking unto Jesus because He's the author and the finisher of your faith. Tumingin ka sa Diyos. Tumingin ka kay Jesus. Amen. Mga kapatid, mayroong isang famous na pianist. Ang pangalan niya ay si Ignacy John Paderewski. Isang famous na pianist, nakaschedule siya na mag-perform sa isang great concert hall sa Amerika. Itong si John Paderewski, pumunta siya sa Amerika para mag-perform at napakaraming tao ang nag-attend. It was a high society extravaganza. And the hall ay full pack ng tao, punong-puno ng tao. At present sa audience na yon ay isang nanay na meron siyang isang anak na malikot na 9-year-old na bata, na anak ng lalaki. Dinala ng nanay na ito yung kanyang anak doon sa concert na ito ng ni John Paderewski, isang famous pianist. Dinala niya dahil meron siyang pag-asa na kapag narinig ng batang ito yung composer, ang great composer na ito na mag-play ng piano, he would be encouraged to play also or to practice. Now, habang nakikipag-usap itong nanay sa kanyang mga katabi sa upuan, habang naghihintay na mag-perform itong famous pianist, hindi niya napansin ang kanyang anak ay umalis at pumunta sa stage. Pagpunta sa stage, tinignan ng bata yung piano na tutugtugan ni Padre Justi. At umupo yung bata. At pag-upo ng bata, pinindot niya yung piano. At pinindot niya ng kanyang small fingers yung mga key at nag-umpisa siya mag-play ng isang nursery rhyme na chopsticks. So ang chopsticks, isa itong pesa na ginagamit sa piano tutorial. So, tinugtog ng bata, nung marinig ng crowd ang ingay ng piano, nagbulong-bulongan ng mga tao, umingay yung crowd, at may nagsalita, alisin yung batang yan, sino bang nanay niyan, dapat kunin yung batang yan. Habang nagkakagulo yung mga tao doon, narinig ni John Paderewski yung tunog na yon. At agad itong famous pianist lumapit doon sa bata, sa likod ng bata, at binuka niya ang kanyang dalawang kamay at sinamahan niyang tugtugin yung chopsticks na yon. At alam niyo po mga kapatid, dahil doon, as they played together, yung great composer, no, na-improvise niya yung counter melody ng piece na yon. At alam niyo po, gumanda ang tunog, gumanda ang play nila habang ang bata ay nagpipindot-pindot doon. Yung Paderewski na yon, yung master pianist na yon, nasa likod niya at binubulungan yung bata. Ang sabi ng master pianist na ito, keep going, don't quit, keep playing, don't stop, don't quit. Mga kapatid, it's the same for us. As we work for the Lord, our serving may not be impressing to anybody, maaaring hindi natutuwa ang iba. At may mga time habang naglilingkod ka kay Lord, mga kapatid, handa ka ng gumiba, handa ka ng umayaw, parang ayaw mo na. At maririnig mo yung master at sasabihin sa'yo, keep going. Don't quit. Keep going. Amen. Amen. Mga kapatid, ang sinasabi ng Diyos dito, don't give up. It doesn't matter kung anong iniisip ng iba sa'yo. It doesn't matter what other think about what you're doing. Do it with all your heart. Do it with passion. Mga kapatid, and God will help you. Iha-harmonize ng Diyos ang buhay mo. Magkakaroon ng Diyos ng counter melody para sa iyo. Amen. Mga kapatid, lahat tayo may disappointments sa ating education, sa ating marriage life, ang iba dyan disappointed, di ba? Sa ating career, sa ating spiritual life, but how we deal with this our disappointment will determine whether they destroy us or make us stronger. Kumain tayo lahat, mga kapatid.
Alam niyo po, si Albert Einstein, nag-fail siya ng kanyang college entrance exam. Si Walt Disney,